Mayroon ka bang napapansin sa sarili mo na kakaiba, or may napapansin ka pa sa mga kaibigan mo na parang hindi mo na sila masyadong nakikita o hindi mo na silang masyadong nakakausap? Yan ang topic na pag-uusapan ngayon. Kaya tapusin niyo po ng buo ang video ko para malaman mo kung bakit, paano ka nagbago sa buhay mo, or kung ano man ang klaseng pagbabago ng dumating sa buhay mo. Hello mga katambayan online, good morning, good afternoon, good evening sa iyo. Today is February 18, Thursday. Happy Thursday po sa inyong lahat kung saan pali ka man ang mundo ngayon na nanonood ng video ko. Ang topic natin na pag-uusapan ngayon ay tungkol sa paano ka nagbago. By the way guys, may dalawang klase ng buhay ng tao kung bakit ka nagbago. Yung pag-uusapan muna natin yung una. Ang una kung bakit ka nagbago ay nagbago yung pananaw mo sa buhay. Siguro gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga para sa mga anak mo, magandang kinabukasan sa sarili mo. Gusto mo magbago kung ano pa ang pwede mong gawin sa buhay, di ba? Kung nararamdaman mo dati na parang may bago kang matutuklasan araw-araw, gusto mo may bago kang matutuklasan sa mga bagay na hindi mo pa natuklasan dati. So ayan, so yan ang dahilan kung bakit ka nagbago, at yan din ang dahilan kung bakit yung ibang mga kaibigan mo ay parang nagtataka sila at hindi ka na nakakausap or hindi ka na rin kinakausap. Nagbago yung pananaw mo sa buhay. Kung dati nakikipag-inuman ka, o dati nakipag-chismisan ka, so ngayon parang yung ayaw mo na makipag-chismisan. Kung gusto mo naman makipag-chismisan ay yung tungkol naman sa buhay-buhay na para makakatulong naman, wala bang part-time job, kung ano yung mga pwede mong gawin, kung pwede mong ano pwede mong ibenta, yan. So kung ikaw naman ay dati ay mahilig kang makipag-inuman, so minsan ka na lang nakikisama sa mga kaibigan mo. Kung mayroong mga mahalagang celebration, yun na lang yung pinupuntahan mo. Tapos kung nakipag-inuman ka man, parang saglit lang, di ba? So parang gano'n. Kung sa tingin ng ibang tao na nagbago ka, talaga ang reality. Kasi nga, nag-iba yung pananaw mo sa buhay. Para sa kanila parang ano to, parang iba na yung pakikisama mo sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo, sa mga kapitbahay mo, di ba? So parang sa kanila parang nagbago na, kasi yung mga pananalita mo iba na rin, yung kilos mo iba na rin, di ba? Pag nag-usap kayo, iba na rin yung laging pinag-uusapan nyo, hindi na yung typical na parang nag-uusap lang kayo, yung parang chismisan lang na. Pag ikaw ay nakipagkwentuhan ka at ang pinag-uusapan nyo ay yung mga taong mahilig mamasya, ng gumastos, syempre kung ikaw naman yung mahilig magtipid, so magbago ka talaga sa kanila. Para sa kanila ay nagbago na to, kasi ano to eh, dati sumasama to sa atin sa gimmick tapos gumagastos ng malaki, so parang ngayon hindi na, nagbago na siya, parang ganun. So sa mga taong gustong magtipid at saka gustong wag mo nang sumama sa mga barkada, okay lang naman yan, masaya naman din yun, kasi parang din naman yan sa kabutihan mo yun eh. Wala naman pong masamang gumastos at bumili kung anong gusto mong bilhin. Ang importante po yung nagagamit nyo po, at yung gamit na gamit yung nabibili mo, so hindi po masasayang. So huwag kang bumili ng hindi mo naman nagagamit at matatambak lang sa bahay nyo. So ayan, di ba sayang po? Kung gusto nyo po, kung nabili nyo po na hindi mo naman nagagamit, i-benta nyo na lang po, mapakinabangan pa mga mahalagang bagay tulad ng kung paano ka umasenso sa buhay, kung paano ka magiging creative, kung paano mo gawin yung mga bagay na yun. Yan ay dahilan kung bakit nagbago yung pananaw mo sa buhay. Alam ko na para din naman yan sa kabutihan mo. So ayan, so yan yung unang klase ng buhay na lang kung bakit ka nagbago. Pangalawa naman kung bakit ka nagbago, gusto mong mangyari ay hindi natupad, o yung mga pangarap mo na hindi natupad. So parang na-discourage ka doon, nagkaroon ka ng failure, hindi mo na pinagpatuloy. Tapos iniiwasan naman yung mga taong gustong magtumulong sa'yo na mayroong mga mayroong mag-i-encourage sa'yo na may mga magagandang bagay na dapat magawin, pero ikaw ayaw mo na kasi na-discourage ka na. Gusto mo na lang, ito na lang yung gagawin mo. So ayaw mo nang gumawa ng bago, di ba? Parang nag-discourage ka doon. So
marami pang mga bagay na parang dito na lang ako mag wala na lang akong ibang gagawin. So dito na lang ako mag-work na lang ako, di ba? Ayaw ko na maghanap ng iba pang source of income, ayaw ko na mag-part-time, ayaw ko na lahat, di ba? So wala, ang gusto mo lang rotation pagkatapos ng work. Napagod ka, tulog ka na lang, tapos pagising, maliligo, tapos pasok ulit sa trabaho. Parang yun na lang yung gusto mong rotation. Pero, alam mo ba, pag may mga tao namang umiiwas sa'yo dahil nga may nagbago ba o may nag-improve ba sa'yo, parang gano'n. So, parang doon pa lang, may mga tao din nagbabago sa'yo na parang, sige, dyan ka muna. Parang, kasi ano yun eh, pag yung tao na maganda yung pananaw mo sa buhay, hindi talaga tumitigil, hindi yan tumitigil at maghahanap ng paraan niya para magkaroon ka ng pagbabago sa buhay. Ikaw isang failure na nagbago ka, sa huwag ka mawala ng pag-asa kasi mahaba pa yung buhay mo para gawin yung mga bagay na nakakabuti sa'yo. Kung ano man mga bagay na ginawa mo, so, gumawa ka ulit ng patibago at maraming mga paraan na pwede mong gawin na pwede pang magbago at pwede mo pang magawa yung mga bagay na nakakabuti sa'yo. I hope na may natutunan po kayo sa sinishare ko ngayong araw at pinapanood niyo po ng buo ang video ko. Kung nagustuhan niyo po ang video ko ngayon, mag-comment, like, and share at mag-subscribe ka na, pindutin yung bell button para lagi kang updated sa mga bago kong video.